So next topic, factoring. So supposed to be ito yung 1.5. Okay, so hayaan nyo na yung aking outlining. So basically, meron tayong types of factoring. Okay, meron tayong 5. So yung una, removal of common factor or greatest common factor. So simple illustration ito. Okay, AC plus B, meron pang factor na A multiplied by the quantity C plus B. Kung ano lang yung common dito, sa dalawang term, yung nilabas lang. Then, yung number 2, factoring of 2 squares. So, parang kabaliktaran lang ito nung square of binomial, yung special product. Okay? Then, number 3, factoring perfect square trinomial. So, ito naman, kabaliktaran ng square of binomial. Yan. So, meron tayong way kung paano isolve ito. Yan. So actually, ano lang yan, square root nung first saka last term. So, then yung sign, sundin nyo lang ito. Kung negative yan, negative din ito. Okay. Then, factoring by grouping. Okay. Sabi dito, some polynomials have only a greatest common factor of 1. O like, for example, dito, kung titignan mo yung lahat ng given dito, or yung terms, okay? So, ang common factor lang nila, 1. Kasi po, wala ka naman pwedeng divide or i-extract mula sa kanila. Common terms. Ang gagawin mo, i-group mo sila. Okay? Nakalagay dito, suitable grouping. So, ang ibig sabihin yan, pag re-group mo sila, make sure meron kang pwedeng i-factor out. Okay? And, malalaman mo kung pwede siyang i-factor out based dun sa variable tsaka dun sa coefficient. Yeah, like for example dito, ang napili dito x cubed tsaka yung 4x square, yung first two terms. Yan, so ito yun. I-group lang siya, sa may parenthesis. Then yung last two terms, so 3x plus 12. Then from these two, you can factor out x square. So yung greatest common factor ng dalawang to, x square. So, x square, magiging x plus 4 na lang yan. Okay? Then, second term, or yung last two terms, ang common factor nila, 3. Okay? So, 3 lang yan. So, yung 12, pwede siyang 4 times 3, 12 times 1. Okay? So, therefore, ang common factor ng dalawa, 3. So, actually, ito, 3 times 1 lang factor niya. So, ang common factor niya ay 3. So, yun. Okay. Yan. Yung iba, nalilito kung paano nilagay ito. Actually, divide nyo lang ito kung ano yung common factor ninyo. Halimbawa, yung 3x, divide mo ng 3. Ayun na yun. X. Tapos yung 12, divide mo nito, yun yung 4. Yan. Okay. Then, simplifying the second line, we have the common factor of yung x plus 4. So, kung ilalabas siya, quantity, x plus 4. Then, ang matitira, itong x square plus 3. Okay? And then, number 5, factoring trinomials. Ito naman parang kabaliktaran ng product of two binomials. And may steps kung paano ito isosolve. Okay? So, yung una, lalagay tayo ng parenthesis. Then, yung first term sa both group na to, first term dito, okay, yung square root nun. So, limbawa dito, so x, square root ng x square, syempre x. Yun. Okay. And then, yung dalawang numbers dito, dalawang number dyan, minsan kailangan ng trial and error. Although, meron namang shortcut para dyan. Okay? Or, merong other method maliban sa trial and error. Okay? Titignan mo yung last side. Dito muna tayo sa basic. Mag-iisip ka ngayon ng dalawang numbers. Two numbers na ang product ay 8. Okay? At yung kanilang
Psalm i6. Yan. Okay. Mag-isip ko ngayon ng product nila ay 8. Bali, 8 times 1. 4 times 2. Ano na yan? Okay. Tapos, titignan mo kung ano yung 6 ang sum nila. Yan. So, dito obviously, meron tayong 4 saka 2. Yan. So, ilalagay mo dito, 4 saka 2. Since positive lahat, so positive din dito. Other way na sinasabi ko kanina, yung kailangan nyo gumamit ng quadratic equation, although di pa natin na-discuss. So, later on, pwede nyo na yung gamitin. Okay? So, transform nyo lang to sa equation, yung dalawa, or gagawa lang kayo ng equations para dito. Okay? O, ulit natin yung solution. Ang mara, ito, maglagay tayo ng another variable para dyan. So, say for example, A. Then, yung dito, x plus b kunwari. Okay? Then, dito kanina, sabi natin yung kanilang product ay 8. So, pwede yung sabihin na ab equals 8. Then, yung kanilang sum ay 6. So, pwede yung ilagay a plus b equals to 6. Okay? Then, solve nyo dito yung dalawang to. Okay? So, dito yung a equals to 6 minus b. So, substitute nyo yan doon. 6 minus b times b equals 8. Yan. So, magiging quadratic equation siya. So, b square plus 6b equals 8. So, magiging quadratic equation. So, b square plus 6b minus 8 equals 0. Okay? May masasolve ko dyan na B. Yung B din dito actually. Yung 4 yata ito. Yung nagkakamali or 2. Yan. Yung other method. Hindi nyo pa alam yan. Yung quadratic equation. So later on, i-discuss din natin. Okay? Example, factor the following. Number 1, meron tayong 18x cubed plus 27x squared equals una, tingnan nyo mabuti yung factor ng mga coefficient. Okay. Na dyan, yung 18. So, meron tayong 9 times 2, 6 times 3. Okay, ano pa? 18 times 1. Okay. The next, yung coefficient or yung variable. Okay. So, kung titignan nyo to, x square, x cube. So, therefore, okay, ang greatest common factor nila, x squared. And 127. Yung 27 naman, ang factor niya, 9 times 3, 27 times 1. Ayan. Kung titignan nyo yung mga factor dito, dalawang to, ang pinakamalaki dyan ay yung 9. And then yung x squared ito. Okay. For short, 9x square ang pwede nyo i-factor out sa dalawa. Okay? Yan. Actually, itong nandito, yun na yung mga nandito na factor kanina. Yan. Okay? So, x square, ito yung 9x square. So, pwede nyo na ilabas ngayon yung 9x square. Ito yun, 9x square. Tapos yung matitira, syempre, 2x plus 3. Ang solution nyo siguro, pwede sa scratch, ganito. Yan, scratch ninyo. Yan, so makikita mo yung greatest common factor dito. 9. Para sa coefficient. Okay, so number 2, ito naman tayo. So, x square quantity, x plus 3 plus 5 multiplied by the quantity, x plus 3. Okay? So, obviously dito, meron tayong common factor na x plus 3. Yan. Then, equals. So, equals. Siyempre, lalabas na natin yung common factor na x plus 3. Ito yun. So, quantity x plus 3. Then, kung ano yung matitira, yun na lang din nilalagay nyo dito. Dito, matitira pag tinanggal yung x plus 3, x
picture nila. Tapos dito, 5. Ayan. Then number 3, x cubed plus 5x square minus 2x minus 10. Kung titignan nyo ito mabuti, so wala yung factor agad-agad kung yung buong given ang titignan natin. I-apply ninyo yung factoring by grouping. Titingin kayo kung ano yung pwede nyo i-group. Tapos make sure meron kayong pwedeng i-factor out. Kung pwede nyo i-group, yung x cubed, then yung 5x square. 5x square. Then ito, tingnan nyo rin mabuti itong quantity na to. So, yung negative 2x minus 10. Kung pagsasamahin nyo sila, pwede nyo lagyan ito ng parenthesis, pero huwag nyo kakalimutan yung plus. Okay? And so, dito, mula dito sa dalawang term na to, dalawang terms, i-observe nyo lang mabuti kung ano yung pwede nyo tanggalin dun sa dalawang to. So, yun ay x square actually. And so, ito na yun. So, ito na, x square. And then, yung matitira sa kanilang dalawa, yung x, at 5 na lang. Okay? Dito naman sa two terms na to, wala namang ibang factor ang negative 2. Baka yung negative 10, although ang factor ng 10, alam natin 5, 2, then 10, 1. So then yung negative 2 or yung 2 lang, so yan ay 2 times 1 lang. Okay? O sabihin na natin negative 2. So ang common factor nila, so negative 2. So, pwede nyo ilabas yung negative 2 dito. Okay, yun yun. So negative 2. Ayan. Okay, so ang matitira nun, pagka nilabas yung negative 2, of course, yung x na lang, tapos yung 5. Okay? So, minsan, mas maganda kung i-double check ninyo, baka mamaya nagkamali kayo. Double check nyo na kapag ito, dinistribute ninyo, kapag dinistribute nyo yan, babalik kayo dito sa dati. So, ito na ngayon, simplify nyo na ito, yung buo. Then, finally, okay, pwede nyo nang i-extract ngayon or refactor out naman yung x plus 5 kasi yun yung common term sa kanilang dalawa. Yun. So, yung x plus 5, ito yun. Tapos, x square minus 2 na lang yung matitira. Okay. Kung gusto nyo mag-try ng ibang combination, like yung, for example, yung pwede nyo kasi pagsamahin dito, kunwari, pwede nyo itry yung x cube minus 2x. Samahin natin. Then, yung isa, yung 5x square minus 10. Okay? Titingnan nyo ngayon naman kung ano pwedeng factor dito sa dalawa. Yun ay, for short, x lang. Matitira ay x cube minus 2, o x square minus 2. Okay? And ito, factor out nyo yung 5. Okay? Plus 5 multiplied by x square minus ito ay 2 na lang. Kasi yung factor niyan ay 5 tsaka 2. Ngayon kung titignan nyo itong dalawang to, same lang sila. So pwede nyo ulit factor out. Okay, so susulat mo siya x square minus 2. Then tignan mo na lang kung ano matitira dito sa dalawa. Kapag tinanggal mo yung x square minus 2. So ito ay x na lang. Then ito ay 5. Same lang yung sagot. Next number, so number 4, 81x square minus 49. So, 2 terms lang yung given. So, pwede natin i-apply yung formula natin na isa, yung nasa number 2. Okay? Yung number 2 na to. Pwede nyo i-apply ito. And, so, kung i-apply nyo yun, kunin nyo lang yung square root ng first term saka yung second term. Pag in-square root nyo yung 81 saka yung 81x square, yun ay 9x. Okay? Yan. Yun, 9x na yun. Square. Okay? Then, yung 49, square root nyo 7. So, ito yun. 7 square.
Yan. Saka nyo i-apply ngayon yung formula sa taas. Kukunin nyo to, itong dalawang nasa loob. Okay. So, ngayon, isusulat mo na siya. So, ito na yun. Yun. Yan yung 7. Yan. Yung sine, plus saka minus lang naman. Plus minus. Okay. So, ganun lang kadali ito. The next, ito halos pareho lang, yung 4 tsaka 5. Ito is the root niya x square. Or pwede nyo ilagay ito na x, yan. Then 2 square. Okay? Ngayon, copyin mo lang yung base. Yan, so ito yun, yung x. Yan, saka yung 2, ito. Yan, so number 6. Halos pareho lang ulit. So, x square root na ito. X square. Okay? So, ito yun. So, x square square. Yan. Minus yung square root nito. So, bali 9. Yan. Tapos, ilagay nyo lang yung square. So, itong mga base na yun, copy paste nyo lang ulit. So, copy dito. So, yung 9 dito. So, kung i-observe nyo mabuti, pwede pa siyang i-factor out ulit. Okay? So, dalawang beses siyang gagamitin. Yan. So, dito sa una, meron tayong x square plus 9. Okay. Mapapansin ninyo, okay, meron tayo dito, yung, again, i-apply nyo ulit to, yung ginamit nyo dito. So, i-apply nyo lang dito yon yung pangalawang equations kanina, taas. Yan, yung pangalawang equation. So, pag minus lang yon dun lang pwedeng gamitin. So, equals, so copy lang yung hindi na pwedeng i-factor. Yan, x square plus 9. Then, i-factor nyo itong isang to. Yan. So, ang base nyo na lang doon, yung x tsaka yung 3. Ito actually yun eh. Square root ng 3 ay yun. Ay 9. Ay 3. Okay. So, copy paste lang ulit sila dito. Next number, x square plus 6x plus 9. So, trinomial naman siya. Mag-isip kayo ng number na yung kanilang sum ay 6 at yung product nila ay 9. Or for short, square root nyo lang yung last term. Yun na yung base dito. Yun. Although shortcut yun. Shortcut. Pwede rin kayo mag-factor dito. Then, number 8. And 2x cube plus 8x square plus 8x. Okay. So, lahat ng to, kung titignan ninyo, pwede kayo mag-factor out ng a constant or coefficient, pwedeng 2. Okay. And then, sa variable, kung titignan nyo lahat to, okay, ang common factor nila, greatest common factor ay yung x. Yun. So, yun. 2 tsaka x. Ang matitira na lang nun pagka pinactor out yung 2x x square na lang to. So, ulitin ko, kung liba nalilito kayo pagsulat nito, ito divide nyo lang dun 2x. Mayari x square na lang, tapos yung 8x square divide nyo rin ng 2x, ito ay 4x. Then yung last term yan, 8 over 2 yun ay 4. Yung x tsaka x, cancel out lang. So, ito yan. Okay. And then, dito sa last, or yung trinomial natin, pwede nyo i-apply yung in-apply nyo rin dito. Okay. Yun. So, ang shortcut dyan, yan. Shortcut, square root nyo lang to. Yan. Square root nyo lang. Yun ay 2. Then, yung variable, kukupin nyo lang yun nandito. Yan. Okay. Ang surut ng 4 ay 2. Okay, konting ingat lang dun sa paggamit dun sa ginamit sa number 7. O yung dito sa trinomial. Okay. At hindi porket may given na trinomial, ay pwede na agad-agad i-apply yun. Okay. Masi-check nyo yun sa middle term. Halimbawa, kung ito ay 5, hindi pwede. Okay. Pwede nyo i-check yung final answer ninyo kung
pwede siyang gamitin actually. So like for example dito, pag in-square nyo to, so x square plus 2 multiplied by first and second term plus 3 square. So ito obviously, it's x. Okay? Yun, sakto lang yung solution natin. Pero kung halimbawa, hindi siya 6, like yung 1, ganun. So, hindi siya pwede i-apply. Hindi pwede i-apply yung number 2 na formula natin. Ha?